Gusto ko po sana mag-share ng kwento. Personal experience ko po ito. Alam ko, marami sa inyong hindi maniniwala sa ibabahagi ko. Kung maniwala man, batid ko na maraming magagalit sa ginawa ko. Pero naging leksyon o aral nito sa akin. Gayunpaman, ako nga po pala si Eduardo. Nasa 40 na po ang edad ko. Kasalukuyan po natin hanggang ngayon sa bahay. Ang ibabahagi kong karanasan ay nangyari itong 2013. Nagtatrabaho pa ako noon sa isang grocery bilang isang bagger. Sa tapat ng grocery kung saan ako nagtatrabaho, merong pawn shop. Hindi ko nasasabihin kung anong branch yun ng pawn shop. Doon ko po nakilala si Tina. Aaminin ko na po, na love at first sight ako kay Tina. Maganda siya. Hawig po siya ni Megan Yang. Saka mataas babae. Ngayong medyo may katabaan ng braso. Palagi kasi roong tumatambay si Tina. Tila mahinintay yata. At dahil hindi uso sa akin ang salitang torpe, hindi naman ako tinubuan ng hiya o takot man lang si dibdib. Kaya kinuha ko agad ang number niya. Nagpalitan naman kami ng numero sa kapangalan. Niyaya ko rin siya kumain sa gutuhan. Pero inayawan niya. Pihikan siguro ang babaeng ito. Ah, may boyfriend ka na ba, Tina? Lakas kong loob na tanong kay Tina. Kumunuto siyang umiling. Wala pa. Wala pa sa isip ko yan. Priority ko muna ang nanay ko tsaka mga kapatid ko. May naon niyang sabi. Bakit ikaw? May kasintahan ka na ba? Balik niyang tanong sa akin. Medyo nabilaukan ako. Bala ko kasi talaga siyang ligawan at maging kasintahan. Pero bigla ko natakot sa aura niya at sa seryosong sagot niyang iyon. Imbis na ukatin ang tanong, inilis ko ang tanong. Ah, matanong ko lang. Sino nga palang hinintay mo dyan sa may pawn shop? Bakit minsan nakikita kitang nakatambay dyan? Ngumiti ng tipid si Tina. May inaabangan kasi ako. Inalam ko kung sino yun. Pero umiling siya. Ayaw niyang sabihin. Baka private. Sus, siguro ako yung inaabangan mo, no? Ako kasi yung forever na hinahanap mo. Pagbibiro ko pa sa kanya. Pero ikinisimangot niya lang yun. Dumating ang araw, dahil sa palagi rin kami magkasama, ilang linggo ko na rin siya nakikilala noon, ipinagtapat ko ang pagtingin ko sa kanya. Alam mo naman na priority ko si nanay at mga kapatid ko. Pero maniligaw lang naman ako sa iyo. Handa akong maghintay kahit gano'ng katagal. Seryosong sabi ko. Umiling siya, natanda na ayaw niya muna mag-commit sa isang relasyon. Dismayadong napuyo ko na lamang ako. Talagang gustong gusto ko si Tina. Numaling kasi talaga ako sa kanya. Hindi lang dahil sa simple siya o maganda siya. Dahil sa bigla na lamang tumibok ang puso ko sa kanya. Siya na ang hinahanap kong babae na mapapangasawa ko. Matapos nga na mag-confess ako kay Tina, hindi ko na siya nakita sa tapat ng pawn shop. Naman siya parati ng panaginip ko, kaya hindi ako mapakali. Minsan nga, hindi ako nakakapok sa trabaho ko. Kaya sinisita ko palagi ng mga kasamahan ko. Tinatanong nila ako kung anong problema ko. Bakit daw minsan ay wala ako sa wisyo. Hindi ko naman masabi sa kanila na isang babae ang dahilan kung bakit nawawala ako sa konsentrasyon ko. Baka mapagtawa na lang nila ako. Utuluyan akong isumbong sa amo ko kapag malaman na kinahihibangan ko. Isang buwan na makalipas na may mabalitaan ako. May krimen daw na naganap. Kaya pala maraming tao ang nag-uumpukan doon sa iisang lugar lang. Nagkataon pang napadaan ako roon dahil nakapamili ako ng lulutuin naming ulam. At dahil likas na sa akin ang pagiging chismoso, nagtanong ako sa nakikisilip din sa bangkay. Sabi raw, ginilitan daw sa leeg. Tapos kinuhaan daw ng laman loob ng mga sindikato. Nakakaawang yung biktima dahil talagang hindi makilala ang muka. Pinapalayo kami ng mga pulisya. Pero talagang matitigas ang ulo namin dahil nga na-trigger ang curiosity namin. Sa paglilibat ko pa ng tingin, namataan ko ang isang pamilyar na babae. Nakikiusyoso rin yun. Tina? Tawag ko sa babaeng gusto ko, ang tinitibok na aking puso. Lumingon siya sa akin. Nagulat pa siya nang makita kami muli. Ikaw pala,
Lumayo kami sa nangyaring krimen at nag-usap. Tinanong ko sa kanya kung bakit hindi ko siya nakikita sa may pawn shop at hindi na rin siya sumasagot sa mga tawag at text ko. Ang sabi naman niya, masyado raw siyang busy. Nag-aalaga raw kasi siya ng masakit niyang ina, tapos yung mga kapatid niya pa. Nagkaroon din daw siya ng bagong trabaho sa kanilang bayan. Pinag-usapan din namin yung tungkol sa pagtatapat ko sa kanya. Ang sabi niya, maging magkaibigan na lang daw kami. Wala daw kasi sa plano niya na magkanobyo o di kaya mag-asawa. Mas mabuti na raw na habang buhay ay maging matandang dalaga siya. Siyempre, ayoko namang pilitin siya. Kaya ako na lang ang kusang nagparaya. Kahit pa sa loob-loob ko, eh hindi ko talaga matanggap. Pagkalipas ng 2 linggo, tinext ko si Tina. Tinext ko siya na makipagkita sa isang fast food restaurant. Malapit lang sa grocery na pinagtatrabahuhan ko. Sumipot naman si Tina. Sinagot ko siya na makakain doon. Ako na nga nag-order ng aming kakainin. Tinanong niya ako kung anong dahilan kung bakit kami nakita. Sinagot ko lang siya nang, namimiss na kasi kita eh. Tapos tumawa ng malakas para akala niya nagbibiro lang. Siyempre tumawa rin siya. Tapos sinampas niya ako sa pagiging maloko ko. Nagpatuloy lang kami sa pagkain at pag-uusap noon. Ang dami namin na pag-usapan. Pinag-usapan namin yung tungkol sa kanyang ina. Ayon sa kanya, may sakit daw sa pag-iisip ang nanay niya. Dagdag pa rito na ubo raw ng ubo na sakit ng pneumonia. Nang maglaon, natapos din ang pag-uusap namin. Tinapunan ko pa siya na nakakaawang tingin bago siya iluwa ng salaming pintuan. Sabi ko pa noon, dapat pala, hindi ko na lang tinuloy ang plano ko. Tapos ay napabuntong hininga ako dahil sa ginawa kong kalokohan sa kanya. Nang sumunod na araw, nakita ko na lamang si Tina ulit sa pawn shop. Matamis ang pagkakangiti niya sa akin na wari hinihintay ako. Hapon na nang makaharap ko siya. Matyaga siya nag-aantay at oras na noon ang pag-uwi ko. Babatiin ko palang si Tina pagkalabas ko nang bigla niya akong sunggaban ng halik. Napumulagat ako. Hindi ko yun inaasahan. Gayong may ideya na ako kung bakit niya yun ginawa. Pumikit na rin ako upang damhin ang halik ni Tina. Mas naging marubdob pa ang halika namin sa isa't isa habang inaalala ko na inaluan ko pala ng gayuma ang kanyang inumin nung nasa restaurant kami. Ang gayumang iyon ay binigay sa akin ng mga Raul, isang shaman o albularyo na malapit lang sa tirahan namin. Pinakausapan ko si mga Raul na tulungan ako kung may gayuma ba siya na madaling makakahumaling sa taong iniibig ko. At dahil medyo close naman kami ng albularyong iyon, tinulungan niya ako. At hindi naman ako nabigo. Epektibo. Mabilis at tumalab ang gayumang ipinagkaloob sa akin ng kaibigan kong albularyo. Kahalikan ko na nga. Sobrang sarap niyang humalik at gumaganti siya kapag pinapalalim ko pa yung halik ko. Matapos ng pag-ahalikan namin dalawa, narinig ko ang nakakahalinin niyang boses. Mahal kita. Biglang kumabog na sobra ang dibdib ko. Sinabi ko rin sa kanya na mahal ko rin siya, kaya hinalikan ko pa siyang muli. Wala na akong pakialam kung marami nakatingin ng mga panahon na iyon. Ang mahalaga, ninanamnam namin ang pagmamahala naming dalawa ni Tina. Kahit alam ko naman sa sarili ko na ginamitan ko ito ng peking mahika. Niyaya ko pa siya noon sa isang banda para gawin ang lalong nagpapasabik sa akin. Ngunit narinig ko yung pag-iba niya ng boses na ipinagtaka ko. Mahal, hahatakin ko pa sana siya. Ngunit napadaan ang kapatid ko. Puniglas si Tina sa akin. Tapos mabilis siyang sumibat nang hindi ko namamalayan. Tinanong ako ng kapatid ko kung sino yung babaeng kasama ko. Confidence kong sinabi na girlfriend ko yun. Kinantsawan pa nga ako ng kapatid ko na meron akong syota. Pero nagtataka ito kung bakit biglang tumakbo nang makita siya. Ipapakilala ko pa naman sana si Tina sa kapatid ko. Kinabukasan, naroon na naman ulit si Tina doon sa tapat ng grocery. Malawak ng miti habang hinihintay ako na lumabas. Sa pagkakataong iyon, doon na naganap ang matagal kong inaasam sa kanya. Pero doon ko rin madidiskubre ang totoong pagkatao ng kinahuhumalingan ko. Sa isang motel,
Habang nakapaibabo siya sa akin, nakita ko ang pagbabago niya ng anyo. Kitang-kita ang umiilaw nitong pulang mga mata, kasabay ng paghalinghing niya sa ginagawa naming milagro. Pero ang mas nakakatakot pa ay ang pag-ungol niya. Hinintay ko muna makaraos, tapos ay mabilis ako nagbihis. Ang dating tina na kinahumalingan ko ay kinakatakutan ko na ngayon. Isa palang aswang si tina. Nang ganap na nakapagbagong anyo na siya, tinaluhong niya ako. Mabuti ay mabilis ako nakailag. Mahal ko! Sabi niya sa garalgal na tinig. Tumalim ako palabas ng motel na iyon. Doon na ako naganap na matataguan ko. Sa tumpok ng mga basurahan, siniguro kong hindi maamoy ni tina dahil pinili kong lumugar sa nakakasulasok na amoy. Pinalipas ko ang isang oras sa pamamalagi sa basurahan bago nagpa siya na umahon doon. Madali ako umuwi kahit pa nag-aamoy akong bulok. Tinanong ako ng pamilya ko kung saan daw ba ako galing. Nag-worry na daw sila. Hindi ko naman masabi sa kanila ang totoo dahil baka ipahanting nila si tina sa mga pulis. Kahit ganoon, mahalaga pa rin siya sa akin kahit pa muntik niya ako mapatay. Ako rin naman kasi ay may kasalanan. Yung inibig ko pala ay isang aswang na pumapatay rito sa aming lugar. Malaki ang kutob ko na siya ang kumitil sa taong iyon kung saan nga ako nakiisyoso. Madaling araw noon, mga alas 4, pinuntahan ko si Mang Raul. Nakiusap ko sa kanya na pawalain yung visa ng gayong makitina. Natakot ako na baka sa susunod na araw, tuluyan na talaga ako nitong kainin dahil sa epekto ng gayumang pinainom ko rito. Nagulat siya kasi hindi niya inaasahang aswang si tina. Pero ang masamang balita doon, hindi niya raw sigurado kung magagawa niya kontrahin ang gayuma sa isang aswang. Dahil sa kung isang tao lang daw, walang problema. Napakadali lang noon. Ang ginawa ko noon, binigay ko kay Mang Raul ang isang buwan na sahod ko para gawin niya ang lahat. Hindi naman niya tinanggihan yun. Gamit ang ibang klaseng dahon, ay nagpausok siya sa palayok. Tapos, nagsasalita siya ng kakaibang lingwahe upang matanggal na raw ang gayuma roon sa aswang na napaibig ko. Makalipas ng ilang mga oras, naging panatag na ang kalooban ko. Sabi ni Mang Raul, wala na raw ang bisa ng gayuma sa aswang. Hanggang ngayon, Sir Paul, iniisip ko pa rin si tina. Gayong matagal na panahon na ang nakalipas. Matagal na rin kasi kami nakalipat ng bahay. Hanggang ngayong nasa 40 na ako, wala pa rin akong jowa. Siguro, ako yata ang magiging matandang binata sa kapilyuhan na ginawa ko noon. Pero ang importante, buhay pa ako at patuloy pa rin lumalaban sa hamon ng buhay. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat, Sir Paul. Kung mapili mo man ito na maisalisay sa channel mo. Mag-iingat po tayong lahat, mga kapansit. More power po, and God bless us all. Thank you.